are here right now in Tan Son Nhat International Airport here in Vietnam, Ho Chi Minh. So this is our first day sa trip namin, no, with my brother Marco, and please subscribe to his channel. Dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. And through Airbnb po, nakapag-book po kami dito for 2 nights. Dito kami ngayon sa isang restaurant po na maliit, no? Malapit lang po sa tuluyan namin ngayon. So ito po, yung typical po na nila na parang restaurant po. Medyo maliit po yung table. Ito po yung choy chamo or yung sticky rice with pork pie fat. Worth 40,000 Vietnamese dong. Good morning. So ito po yung scenario po pag umaga dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. So karamihan po yung mga tao dito is gamit nila po yung mode of transportation is yung motorcycle. So usually yung iba is nag-aagahan sa labas ng bahay. So minsan yung iba is doon sa tabi ng daan. Okay, so dito tayo ngayon sa may Durong Tran Hung Dao Street. Ito yung isa sa mga highway dito sa Ho Chi Minh. So makikita nyo naman po na hindi siya masyadong busy yung daan. Pero medyo delikado po yung daan, especially pagkatawid ka kasi marami pong sasakyan, so kailangan mong mag-ingat. Okay, so yung na-appreciate sa lugar na to is yung pinipreserve nila yung lugar, kasi yung mga kahoy, which is kailangan siya sa environment. Okay guys, so ngayon pupunta na kami ngayon sa Puyvien Street, which is doon kami mag-assemble ngayon para sa day tour namin na travel. Kasama ko yung kapatid ko, at the same time, yung mga ibang tourist din na pupunta. Bili ako kanina ng sunglass, so medyo mahal siya, pero kasi naawa din ako sa nagtitinda eh, so kailangan kong bilhin, kaya kailangan matulong din sa kanila. Dito kami yung sa assemble place, so here. Nice.
Okay, so while waiting po sa bus na inaantay namin ngayon, so just take a look no sa place. Ito po yung assembly area namin, no? So later, alis na po kami. It is a one day tour po. Oh, are you sure? Yes, I just make sure everyone go to the right bus. And from here to get there around 60 kilometers. 60. And can I ask everyone a question? Where you from and how long in your country to get 60 kilometers by right of us? Okay. Actually, currently ngayon, medyo mainit po dito ngayon. Pero, kung makikita nyo naman po yung ganda ng lugar, so ma-appreciate nyo po yung history nito. Okay, andito kami ngayon sa Pagoda Temple. Ito po yung first stop namin sa Mekong trip namin today. So, makikita nyo po yung isa sa mga Buddha monument. Okay guys, medyo mainit po pero worth it naman po. Oh,
trip. Riding with a lancha sa amin sa Davao. Actually, common po sa amin eh. Hindi na kami dito bago sa amin. Anyway, we're just seeing the people here na nag-i-enjoy naman. So ito po yung Turtle Island. So dito kami ngayon sa place na kung saan marami pong pumelo dito. So kahit saan area, saan na side ng lugar, makikita niyo po mga pumelo. Ayan po. Okay, ito po is typical to sa atin sa Philippines. So parang made of, I think, cassava. So usually sa atin kasi nilalagyan ito ng parang ano, nahulog dun sa Bisaya is latik. Yung parang coconut na parang matamis. Sarap! Ito po yung pagkain na ngayon. So, makikita nyo naman po na ang common po yung itsura nyo, no? Nakain natin usually. Okay, so titikin mo natin kung anong lasa nito. In behind of the Ben Pan Market, you have to try the seafood. The second one is about the sweet soup. Yes, sweet soup. And the third one, maybe it's a. Have you ever tried the deep spring roll? Spring roll. Shrimp? Yes, spring roll. Spring roll. Ah, spring shrimp roll. Yeah, it's like, it's a rice paper outside. They have the vegetable, corn, chicken. It depends on you. Yeah. And the cucumber jade roll. Ah, yeah. And four, a spike lomino olive. Okay, we are done now here dito sa Tortoise Island. So, dito pupunta naman kami sa iba, other island naman. Basically, yung tour namin ngayon is community outreach. So, pupunta kami sa mga lugar na unusual. So, ngayon, pupunta kami sa isang paggawa ng coconut candy. Medyo wala sa ito, ano? Okay, and they have the coconut powder. And after
So ayun, makikita natin yung factory po. So after po makuha, ma-extract yung coconut milk, dito siya nilalagay. Then nahalo, dito siya niluluto. And then after matapos yan, okay. Dito siya ngayon. Ito po yung finished product. So yun mga, yung mga ladies na makikita natin dito sa kabila, sila yung nag-perform. And they use the tapioca powder to make sure it's not sticky. Yeah? And the last step, they will put in the rice paper. This is like a cái bánh tráng. They cover. They cover the candy. And when you eat the whole. Oh my. Okay, please, the cycle. Yeah, Oh my god. Usually if the snake or the python and the collagen skin is very sensitive. But just 2 days ago and now it's sensitive. Okay, and okay, we are already done here in coconut candy. So our next stop is riding to a boat, small boat. Yeah, I'm.
are now, no, naglalakad kami papuntang Bentan Market. Yung problema lang dito kasi sa Ho Chi Minh, kahit andito ka sa sidewalk, delikado pa rin yung buhay mo kasi may mga nagsusulputang motor. Guys, yan yung volume ng mga taong nagmo-motorcycle. So, ang dami po. Kahit sa sidewalk, dadaan sila. So, mahirap talaga pag maglalakad ka dyan sa malapad na sidewalk. So, ito na po yung Bentan Market. District. So we are now going back to our hometown. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Dito kami ngayon sa Trang Hong Dao District. So, tapos na po yung activity namin for the whole day. So, medyo napapagod na. So, ayun, uuwi na kami ngayon sa aming tinutuluyang kwarto. So, actually, masaya ako kasi kahit isang araw lang yung tour namin, na-enjoy talaga yung paglalakad namin. Same time yung tour namin for the whole day. Alam nyo guys, kanyang umaga, tumakay kami ng taxi papunta sa assembly area. So, yun, nag-cramming kami kanina kasi kulang yung pera. So, kaya, nag-withdraw kami. And then, ayun, sumakay na kami. Akala namin malayo, pero malapit lang pala. Kaya lang palang lakarin. Medyo nakakainis lang. Pero at least, okay lang naman yun kasi charge experience eh. Hindi naman namin to lugar. Honestly, kung baguhan ka dito sa lugar, expect mo talaga na may mga aberya. So kaya, in-expect ko na talaga ito na may mga problema, maliliit na problema. Kahit, okay lang yan. At least, di ba may natutunan ka? Okay, so malapit na kami sa aming destination. Yung pupuntahan namin na bahay. Okay? So, nasa kabilang kanto lang. Kabilang side lang. Anyway, this is just a part of training kung paano ka mabuhay sa ibang bansa. So, ito, kailangan mo talaga ng lakas ng loob pagpunta ka sa ibang lugar. Ready? Damay. My gosh. Look at me. My gosh. Oh yeah. Nako.
Katakot talaga dito pag maglakad ka. Lalo na maraming sasakyan. So anytime pwede kang banggain. Okay, so we are arriving na kami sa pupuntahan namin.